Pag sinabi mong dragon boat race, maiisip natin agad na puro full-time paddlers lang ang lumalahok dito. Pero alam nyo bang meron ding mga dentista, nurse at iba pang working professionals na matindi kumag-training sa dragon boat? Narito ang report ni Migs Bustos. Kasabay ng pagputok ng araw, nag-uumpisa ng mag-ensayo ang grupo ng Rouge Pilipinas Paddlers Club dito sa Manila Bay. Regular nila itong ginagawa. Tatlong beses kada linggo kung magkita-kita ang grupo para mag-practice at mapalakas ang kanilang katawan. Go, 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 go! Sa araw na to, sumama ako sa kanila at tinuruan nila ako ng kanilang routine ng land training. Ito ang kanilang ginagawa bago pa sumangkay sa bangka. This training is includes the warm-up, the land training, specifically the HIIT or high intensity interval training. And then after that, we did the calisthenics in preparation for the boat training. The whole body is support, pati endurance, because we require warming up para ma-activate lahat yung muscles mo. Kasi if it's tutulog-tulog, very stiff, hindi pa activated, wala pa siyang priming. You don't prime the muscles. Mapapasabak yan. Prone to sports injury yan. Lahat, tendonitis, strain. Pagkatapos ng warm-up, ready na akong sumama sa kanilang dragon boat training. Paddle composition, marami yan. May wood, may carbon. Tips ng grupo, kailangan ko raw munang matutunan ang mga basic forms sa paddling bago sumuong sa aktwal na pagsasagwan. Hindi ko man nakahiligan ng water sports, nainganyo akong subukan ang pagda-dragon boat. Para kasing nakakahawa ang nakita kong commitment at determinasyon ng grupo para gawin ito linggo-linggo. Karamihan kasi sa kanila, mga medical practitioners. May dentist, nurse, doktor at physical therapist. Kung iisipin, abala sila sa kanika nilang profesyon pero nakakahanap sila ng oras para makapagsama-sama at gawin ito. It takes a lot of dedication. Dapat maybe isasama mo siya sa schedule mo. Sabi nga na, kung may gusto mo, gagawin mo na paraan. Habang nasa bangka, kailangan focus, makinig sa instructions at dapat sabay-sabay sa pagsasagwan. Marami mang obligasyon ang karamihan sa team, hindi ito sagabal sa napili nilang sport. Katunayan, marami na silang nasalihang kompetisyon sa loob o labas man ng bansa. Pero ayon kay Doc, walang hihigit pa sa adhikain ng grupong makatulong sa kapwa. We help one another, not only in dragon boat, but minsan outside, minsan may nagpapaaral pa dyan. Tapos yung iba, tama yan, internally, may konti expense kasi ang dragon boat. Tulungan yan, but to reach outside of the team. Tuloy-tuloy at sabay-sabay ang pagsagwan ng Rouge Pilipinas Paddlers Club tungo sa iisang layunin, makamit ang tagumpay, hindi lang sa karera, kundi sa bawat hamon ng buhay. Migs Bustos, ABS-CBN News. Hi guys! Keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.